Those present here and those attending virtually today, maraming salamat po sa inyong pagdalo at pagpabulak sa aming invitation. This organizational meeting of the Committee on Labor, Employment and Human Resource Development is now called to order. This representation is greatly honored to be elected as the chairperson of the Committee on Labor, a position that I held during my first and second term. And I am grateful to be given this honor once again. Malupit po sa puso ko ang committee ito, hindi lamang sa pagganap ng aking tungkulin bilang isang senador, kundi sa pagpapalawig ng aking personal na adboksiya. Ang makatulong sa ating mga kababayan na magkaroon ng maayos at disenteng trabaho upang mabigyan nila ng sapat na suporta ang kanilang mga pamilya. And I assure you of my full support and commitment in crafting important and relevant legislation in support of the goals and objectives of the Labor Department. Today, we will formally organize our committee and thereafter proceed to the briefing that will be given by the DOLE, under the leadership of Secretary Benny Leguesma and the discussion of the bills regarding the Freelancers Protection Act. At this point, allow me first to acknowledge the presence of the members of the committee who are with us today, Senator Rafi Tulfo, Senator Robin Hood Padilla, and Senator Bong Revilla, who is with us online. The Committee on Labor, Employment, and Human Resources Development, as provided under Rule 10, Section 13, Subsection 24, has the following jurisdiction. I will just insert this into the records. The committee is composed of 15 members. This representation was elected as chairperson during the plenary session last August 16, 2022. The following members were elected in plenary session last August 16. Senators Tulfo, Binay, Revilla, De La Rosa, Poe, Bongo, Villar, Cynthia, Gatchalian, Padilla, Tolentino, Lapid, Ejercito, Mark Villar, and Senator Risa Hontiveros. And may I respectfully present for the adoption of the body the rules of the Senate and the rules of procedure governing inquiries in aid of legislation as the internal rules of the committee. With all due respect, the vice chairman of this committee is Senator Rafi Tulfo. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I move that we adopt the rules of the Senate and the rules of procedure governing inquiries in aid of legislation as the internal rules of the committee. Is there an objection? Hearing none, the motion is approved. The rules of the Senate and the rules of procedure governing inquiries in aid of legislation is hereby adopted as the internal rules of the committee. These rules shall guide the operation and conduct of the meetings, hearings, and investigations of the committee. Before we proceed, let us hear from our colleagues from the committee who would like to make an opening statement. Vice Chair, do you have an opening statement? Mr. Chair, mamaya na lang po ang aking mga katanungan. I-reserve ko na lang po later on. At congratulations pala, Mr. Chair, at naibigay po sa inyo sa muli itong committee bilang Chairman ng DOLE. At alam ko po, malapit sa puso niyo ang ating mga magagawang Pilipino at marami po kayong magagawa dahil po sa inyong karanasan para mapabuti po ang sitwasyon ng mga workers natin. Salamat po, Mr. Chair. Thank you very much, Senator Tulfo. Senator Padilla, going to wave. Senator Revilla, do you have an opening statement? Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon. My good friend, Senator Junggoy Estrada, my fellow senators, DOLE Secretary Bienvenido Leguesma, and other resource persons. Ang mga kamay na mga manggagawa ang lumilinang sa mga industriya ng lipunan. Ang kanilang pawis at pagod ang pundasyon ng mga pang-araw-araw nating buhay. No less than our Constitution recognizes that labor is the primary social economic force. Kadugtong nito, nararapat lamang na pangalagaan natin at itaguyod ang kapakanan ng ating mga manggagawa.
sa pagpasok ng pandemya, sila ang pinaka-natamaan ng magsara ang mga establisementong kanilang pinapasukan. Kahit anong sipag at sigasig ng ating mga manggagawa, ay wala silang nagawa kundi ang maghintay ng oportunidad upang kumita para sa pamilya. Tila ba tumigil ang ikot ng buhay sa pagkalam ng sikmura at pagkasaid ng bulsa? Nakakalungkot man, pero sila talaga ang pinaka-pinadapa ng pandemya. Ngunit sa kabila ng lahat, napatunayan ng ating mga manggagawa na hindi titigil ang pagsilay ng pag-asa. Sila rin mismo ngayon ang tumutulong sa ating bansa para muling bumangon. Sa habang unti-unti nang nanunumbalik ang sigla ng buhay, ang mga manggagawang Pilipino pa rin ang nagiging tukod natin upang tuluyang makatayong muli sa ating mga sariling paa. We rely so much on them and their hard work. And it is only right that we give them back. Give it back to them for their significant contribution to society. Nawa sa pagbukas ng committee ito, bigyan muli natin sila ng pansin at tugunan ang kanilang mga pangangailangan. According to the latest PSA Labor Survey in June 2022, the country's employment rate remained the same as the 94.0% employment rate reported in May 2022. This was higher than the employment rate of 92.3% registered in the same period of 2021. Unemployment rate in June 2022 also remained unchanged at 6.0% compared to May 2022. The June 2022 unemployment rate was lower than the registered rate in June 2021, 7.7%. Underemployment rate in June 2022 was down to 12.6% from 14.5% in May 2022. This translates to a decrease of 780,000 underemployment person from 6.67 million in May 2022 to 5.89 million in June 2022. These are good numbers. Mabuting simula para sa ating lahat. Ibig sabihin ito ay unti-unti na tayong nakakabangon. We must take advantage of this upwards trajectory. In the President Sona and in his budget message, he stressed the importance of job creation. In his agenda for productivity, inclusivity, and sustainability, he highlighted this as a tool for empowering the Filipino. Hindi nagkukulang sa talento ang mga Pilipino. Filipino skill, Filipino talent, Filipino labor is perhaps our greatest export and gift to the world. Tama lamang na paglinangin natin ang biyayang ito. Ika nga nila, charity begins at home. So we should direct our full efforts at developing the talents we have at home and endeavor to also keep it here. Disenteng trabaho, sahod na mga tao. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Senator Bongrevilla. Now that we have formally organized the committee, we will proceed with the briefing with the officials of the Department of Labor and Employment. May we request our secretary to please acknowledge all of them and indicate their respective offices for the record. The Honorable Chair, the Honorable Vice Chair, and the members of the committee, good afternoon. Invited resource persons who are physically attending this afternoon's briefing and hearing are the following. From the Department of Labor and Employment, the Honorable Secretary Bienvenido Laguesma. He is assisted by Undersecretary Felipe Egargo Jr., Undersecretary for Legislative Liaison and Legal Affairs, Assistant Secretary Leonard Constantine Serrano, Assistant Secretary for Legislative and Legal Affairs, and the DLLO for the Senate, Ms. Jean Orsolino. From the DOLE attached agencies, the National Labor Relations Commission, Chairman Gerardo Nograles,
together with Attorney Mary Evangeline De Los Santos, the OIC for Research Information and Publication Division. From the Employees Compensation Commission, the OIC Executive Director Jose Maria Batino, together with Attorney Jane Baron of the Division Chief for Appeals Division. From the National Wages and Productivity Commission, Executive Director Maria Griselda C., together with Deputy Executive Director Jeanette Damo. From the Institute for Labor, from the Occupational Safety and Health Center, Executive Director Maria Teresita Cueco. From the National Conciliation and Mediation Board, Executive Director Maria Teresita Cancio, together with Deputy Executive Director Teresita Odea. From the Professional Regulatory Commission, the Chairman Jose Cueto, together with Commissioner Erwin Enad. Those are the resource persons physically attending. Resource persons who are also virtually attending are as follows. Undersecretary Benjo Santos Benavides, are you there? Please acknowledge. Yes, Mr. Chair. Magandang hapon po. Assistant Secretary Maria Liavel Badillo Crisostomo. Please acknowledge. Director Alvin Corada, Bureau of Working Conditions. Director Patrick Patriwiraran, Bureau of Local Employment. Are you there? Please acknowledge. Present, sir. Good afternoon, sir. Hello, acknowledging presence. Yes, those who are whose names are being called, please acknowledge. Director Karina Perida Trevilla, Bureau of Workers with Special Concerns. Director Adeline De Castro, Planning Service. From the Professional Regulatory Commission, we have Ms. Gloria Asinas. Ms. Asinas, please acknowledge. Together with Ms. Jinky Joy De La Cruz Paril, the Chief for the Planning Division. Are you there? Yes, sir. Please acknowledge. Acknowledge, sir. Okay. From the National Labor Relations Commission, Ms. Elenita Cruz, Labor Arbiter. Please acknowledge. Ms. Marie Christine Gozon, Research Information and Publication Division. Good afternoon po. Okay. From the Occupational Safety and Health Center, Mr. Herman Esser Jr., Chief Training and Information Division. Please acknowledge. Magandang hapon po sa lahat. Dr. Maria Beatriz Villanueva, the Chief Health Control Division. Good afternoon po. Ms. Evelyn Tandayo, Chief Environment Control Division. Good afternoon po. Engineer Concepcion Santo Tomas, Chief Safety Control Division. Good afternoon po. From the National Conciliation and Mediation Board, Executive Director Maria Cristina Mangaliman, Deputy Executive Director. Good afternoon po. Director Edith Lian Tadeo. Magandang hapon po. Director Kim Marie Roque Aquino. OIC Director 2. Magandang hapon po. From the private sector and special interest groups, the Employers Confederation of the Philippines, or ECOP, we have the President, Mr. Sergio Ortiz Luis Jr. Afternoon. Mr. Jose Roland Moya, Director General. Good afternoon po. Mr. Butch Guerrero, Governor. Good afternoon po. Good afternoon. Mr. Ernie Cecilia, the Chair of the Technical Working Group of ECOP. Good afternoon, present po. From the Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa, or Sentro, we have the Secretary General, Mr. Joshua Mata. Mr. Mata? Good afternoon po. We also have Mr. Geoffrey Labudahon, the National Coordinator of United Delivery Riders of the Philippines. Mr. Labudahon? Good afternoon. Good afternoon po. Also, Mr. John J. Chan,
spokesperson of the Rider Centro. Acknowledge po. Good afternoon po. From the Freelancers Tribe, Mr. John Pagulayan, president, a founder. Mr. Pagulayan. And also from Deputy Executive Director Jeanette Damo of the NWPC, who is attending virtually. Good afternoon po. That is all, Mr. Chair. Thank you, Mr. Secretary. Our distinguished Secretary of Labor may now proceed with the briefing and presentation, and I am particularly interested about the priority measures for the 19th Congress, updates on the amendments of the Labor Code, and the general direction of the department under this new administration. Secretary Legazpi, may I have the floor? Maraming salamat po, Ginoong Chair. Una po, gusto ko pong batiin ang inyong kagalang-galang at minamahal na chair ng ating pong Committee on Labor, Employment and Human Resources Development, Senador Jinggo Estrada, ang ating pong Vice Chair, Senador Rabi Turpo, ang ating pong Senador, kagalang-galang na Senador, Senator Robin Padilla, ang ating pong mga kasamang Senador na miyembro po ng Committee on Labor, Employment and Human Resources Development na bahagi po ng ating talakayan ngayon online, lalo na po si Senador Bong Revilla. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa aking mga kasama dito sa bulwagan po ng Senado. Una po sa lahat, Ginoong Chair, nais ko pong ipabot sa ngalan ng Department of Labor and Employment ang amin pong mainit na pagbati sa inyo, sa inyong pagbabalik. Pagbabalik bilang Chair ng Committee on Labor and Employment and Human Resources Development. Patid po namin na sa kamay ninyo, makakaasa ng suporta at tulong ang Department of Labor and Employment na lagi naman po niyong ginagawa sa mga nakalipas na panahon. Naniniwala po kami na sa tulong at suporta ng inyong committee, yung pong aming pagganap at pagpapatupad ng mga programa na may kinalaman sa labor, employment at human resources development ay gagaan po at makakahanap po ng kalutasan yung mga usapin na may kinalaman sa larangan ng paggawa. Kagaya po ng nabanggit kanina ni Senator Bong Revilla, amin pong sinusubaybayan yung pong tinatawag natin na mga paggalaw sa larangan po ng labor and employment scenario. Hindi ko na po ulitin yung mga nabanggit na mga pangalan ng mga opisyalis ng Department of Labor and Employment na kasama natin ngayon. Yung po ay pagpapatunay na po ay nakahanda upang makinig po at makipagtulungan po sa atin pong Senado, lalo na po yung may kinalaman sa pag-aangat at magpapatatag po ng ugnayan ng manggagawa at namumuhunan. Binabati ko rin po yung mga kasama natin na kumakatawan sa labor sector at management sector na bahagi po natin sa hapon na ito. With your permission, Mr. Chairman, may I now proceed with the briefing. Actually, sharing po ang tawag namin dito. Hindi po namin gustong magbigay ng briefing at saka lecture. Nais po namin makadinig ng mungkahi sa inyo. Nahihirapan nga ako. Salamat. Wala na pong COVID dito. Kasi po, nasabihan ako kanina na maglagay ng mask. Nahihirapan po ako, parang bumabalik yung hangin sa loob ng aking katawan. Maraming salamat po. Narito po ang aming presentasyon. At ang aking pong presentasyon upang maging buo ay tutukoy po dun sa tinatawag namin na konteksto. Yung next slide, please. Ito pong konteksto, mandate, structure, and role po ng Department of Labor and Employment ay kinalaman sa socio-economic agenda ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Amin din pong babanggitin yung nakikita po namin na strategic priorities at kinakailangang legislative support upang magampanan po namin yung mga balakin, mga programa na gusto po namin magkaroon ng katuparan. Next slide, please.
Next slide. Next slide, please. Sino ba operator dyan? Oh, hindi pa kumakain. Opo, Mr. Chair and honorable members of this committee, para bigyan lang po ng konteksto yung aking pong binanggit, may kinalaman sa mga prioridad ng Department of Labor and Employment, nais lang po namin ipakita yung tinatawag po natin na key labor and employment statistics. Mapapansin po ninyo na bagamat year on year, taon at taon, nabanggit po nga kanina, ng mga estatistika, mayroon pong tinatawag tayong work progression na dadagdagan po yung bilang ng nagkakaroon ng hanap buhay, nababawasan po yung bilang ng underemployed at saka unemployed. Subalit, ang mabigat po na hamon o pagsubok ay may kinalaman sa quality of jobs. Dahil po yung nakikita natin doon po sa statistics na pinapagkaloob o pinalalabas po ng ating PSA o Public Statistics Authority, yung pong mga trabaho na napapasukan ay nandun po sa lower skilled and lower paid sector. Gusto po naming makita sana na sa paglipas ng panahon sa atin pong pakikipagtulungan sa inyong committee, sa Senado, magkaroon po ng emergence at magkakaroon ng mga tinatawag na quality jobs ang atin pong mga manggagawa. Next slide, please. Mukhang gutom nga. Ang gugutom. Next. Next slide. Sino ba nag-operate? Ayan po, salamat. Salamat po. Ito pong slide na ito, pinapakita po kung sino o who and how, kung paano po ang Department of Labor and Employment ay naglilingkuran. Halo pong sektor ang mahigpit na amin pong binibigyan ng paglilingkod, ang workers po. At yan po ay ang kategorya formal or informal, employed or unemployed, local or overseas, organized or unorganized. Sa bahagi po, Mr. Chair and honorable members of this committee, sa employers naman po, nariyan po yung medium and large enterprises, micro and small enterprises, agriculture and non-agriculture, organized and unorganized. Nakikita po niyang tatsulok, nariyan po yung prinsipyo ng tripartism, kung saan po magkakatulong ang workers group, employers group at government po. At ang amin pong pagrespeto at pagkilala sa prinsipyo ng tripartism ay siyang nagbubunga o nagbubunsod sa amin na laging magkaroon po ng tinatawag tayo na consultation, dialogue with respect to policy and decision-making process. Mahalaga po ang pag-uugnayan at dialogo dito po sa mga sektor na nabanggit dito po sa slide na ito. Secretary, with all due respect, in order to expedite these proceedings, maybe we can dispense of the your sharing of the presentation of the DOLE, since we already have copies of your presentation, and there are a lot of senators who would like to ask some questions directly to you, like Senator Rafi, maybe Senator Robin, or like to acknowledge the presence of Senator Nancy Binay. They might want to ask questions, and those senators who are virtually present may also like to ask some questions. So maybe we can dispense of the sharing of your presentation. Maraming salamat po, Mr. Chair, and the members of the committee. Okay. Handa po kaming sagutin ang mga katanungan. May kinalaman po dun sa presentasyon na amin pong ipinadala last week upang mabasa naman po rin ang ating mga miyembro ng ating pong Committee on Labor
Employment and Human Resources Development. Maraming maraming salamat po. Thank you, Secretary. Senator Rafi, you may want to ask some questions. Thank you, Mr. Chair, Chairman, Senator Jinggo Estrada. Secretary Loguesma, ilan po sa inyong records, sa data ninyo, ang mga workers na underpaid? Do you have that data for us? Wala. Po. Wala po akong specific na dala sa ngayon, subalit handa po kaming magbigay, mag-submit okay. sa committee okay. ng nasabing datos. Ano po ang ginagawa niyo ngayon? O do you have a plan or a system in place para ma-address po itong mga workers na time and time again, hindi po nabibigyan ng tamang pasahod, hindi po sila nakatanggap ng minimum wage? Ano po yung mga sistema ang inyo po inilatag? Kasi ako, for the longest time, for more than 20 years, ito po palagi ang inireklamo ng mga gagawa sa aking programa, sa akin personally. And palagi po ako nagbibigyan ng suggestion, palagi po ako nagpag-usap sa mga taga-DOLE, umuo lang sila, pero hindi pa rin po nagagawa ng paraan. Hanggang ngayon, marami pa rin po mga hindi nababayaran ng tama, hindi nabibigyan ng tamang pasahod. Kayo po, ngayon kayong bagong upo, ano po yung plano ninyo para ma-address na po itong napakatagal ng panahon na inaapi po yung mga gagawang Pilipino, hindi po binibigyan ng tamang pasahod, underpaid po sila, walang benefits, hindi binibigyan ng overtime, hindi binibigyan ng 13-month pay, etc., etc. Ano po yung inyong plano dyan, sir? Maraming salamat po sa katanungan. Dalawa po ang pwedeng gawing intervention o pag-assist ng Department of Labor and Employment. Una po yung may kinalaman doon sa regular inspection program na dapat po ay nakakaroon ng annual na inspection ang mga kumpanya, lalo na po yung mayroong natatanggap ang Department of Labor and Employment na reklamo. Ang ikalawa po yung tinatawag na technical assistance bill kasi ang atin pong configuration po ng atin pong mga kumpanya, malaking bahagi po yung nandoon sa micro and small enterprises. Sorry sir, can I interrupt para mapabilis, marami pang tatanong. Annual inspection, meron po kayong tinatawag na visitation authority, tama? Pero ako po mismo ng dalawang mata ko nakita ko, kuminsan pinapalayas lang po kayo ng mga kumpanya na pinupuntahan nyo. There were so many instances, kasama po pa yung mga reporter namin dahil may nagreklamo ng mga magagawa. Pagpunta po namin doon sa kumpanya, kasama po kayo mga taga-DOLE, pinapalayas lang po at ang sinasabi po, bumalik na lang kayo tomorrow kasi nga hindi kayo nagbigay ng notice sa amin and then babalik po kami kasama yung DOLE the following day matapos mapalayas, nakapag-prepare na po yung isinumbong na employer. So yan po ba sa ngayon, sa inyo pong pamamahala, hindi na po mangyari yan, napalalayasin lang po kayo ng mga kumpanya na inireklamo? Ano po guarantee? Isasaayos po namin yung mga nakikita namin na may bahagi sa proseso upang hindi naman po nasasayang yung sinatabi natin na pag-iimbestiga. No. What I'm trying to say, Secretary, ano po yung plano po ninyo o yung sistema na inilatag ninyo para masiguro na hindi na po kayo palalayasin ng mga kumpanya na inyong binibisita? Kasi po, ang palagi sinasabi ng kumpanya na wala kayong karapatan na pumunta rito through the security guards dahil wala kayong binigyan na notice sa amin, wala dito yung aming amo, o wala dito si manager, kaya balik na lang kayo bukas. So, sa mga ganong klaseng senaryo, ano po yung plan B kapag kayo po'y pinalayas, nag-inspeksyon po kayo? Meron po kaming tinatawag na visitorial power. Bahagi po yun na dapat magkaroon po kami ng access sa mga kumpanya. Kaya nga po, paano nga po pag pinalayas kayo? Kasi po ako, I'm talking from experience. I'm not talking dahil lang sa gusto ko lang po makapagsalita. Pag kami naman po ay pinalayas nang wala pong sapat na kadahilanan o may tamang kadahilanan, opo. Siguro po yun aming i-interpretin na meron silang itinatago sa amin. At kaya po, meron ho bang sanction? Meron ho bang parusa? Ano po? Meron ba kayong bibigyan na parusa doon sa mga nagpapalayas po sa inyo na mga kumpanya na gusto niya inspeksyonin? Kasi po, rampant po ito. Again, I'm talking from experience. Ang dami ko na po mga reporter na pinapalayas po, hindi kami, yung DOLE po papalayasin kasama yung aming reporter dahil wala raw po silang notice na ibinigay. Dapat na ibibigay na po ng notice. So, bawal daw po yung surprise inspection kasi wala si manager. Ngayon, Secretary, ano po yung inyo pong gagawin? Halimbawa kayo pinalayas, meron ho bang sanction na ipapato nyo or parusa? And then pangalawa, sir, sana sir, kung halimbawa nakalusot na kayo, pinayagan kayo, may iba naman kasi pumapayag din. Sana ang akin pong suggestion, kapag nagkikipag-usap po ang inyong mga
kawanin ng DOLE doon sa kumpanya na ininspeksyon, dapat po transparent. Ang nangyari po kasi, papasok po inyong mga kawani, closed door, and then paglabas, nakangisi, and then uwi na. Sana sir, open, dapat po nakikinig po yung mga nagreklamo, nandiyan po lahat, and then after that, binibigyan po ng kopya, lahat po ng manggagawa doon sa kumpanya ngayon, kung ano po yung napag-usapan, ano po yung mga plano gagawin ng DOLE na nag-inspeksyon para doon sa kumpanya ngayon, ano yung mga kamalian nakita nila, etc., etc. Kasi sir, kadalasan hindi po ang transparent sir eh. Sorry sir, I'll be straight and upfront to you. In fact, there was a time, nagsuggest ako sana pag pumunta po yung mga inspector ninyo, dapat walang bulsa. Kasi kadalasan pag labas, punong-puno na po yung bulsa, kuminsan meron pang daladalang mga supot. Hindi ko alam kung ano naman ang mga supot na yun pag pauwi. Maraming salamat po sa inyong mungkahi. Bahagi po yan ng aming tinatanaw na dapat pong isaayos. Yung pong transparency dapat maging bahagi talaga ng paglilingkuran sa pamahalaan. Amin pong isasaalang-alang ang inyong binibigay ng mungkahi. Kung hindi naman po ninyo mamasamain, babanggitin ko po lamang na ito po ang aking pangatlong buwan sa Department of Labor and Employment. Ako naman po siguro hindi naman po kalabisan na humiling sa inyo ng panahon upang matignan yung mga reklamo, especially po yung mga specific. Kasi gusto rin naman po nating matugunan yung mga karaingan, yung mga pinapaabot na problema ng ating pong mga manggagawa, lalo na po may kinalaman sa pag-abuso sa kanilang karapatan. So, okay. Yun lang po naman siguro ang aming... Sir, makasigit. Now, isa pa. Kapag pumupunta po yung aming reporter sa DOLE para po pag-usapin po yung pong kumpanya at saka yung pong nagreklamong manggagawa. More often than not, ginagawa pong closed door ng inyong pong mga arbiter. Bakit? Bakit? Your guess is as good as mine. Ang nangyari, nag-uusap po si arbiter, si company, and then kami po ay pinapalabas. Kasama, okay, arbiter, company, and then yung si complainant. Si complainant po, walang representation. Kasi nga po, pinapalayas kami. So, ang nag-uusap-usap, tatlo lang. Paglabas, tinatanong po namin complainant, ano nangyari? Malungkot. Kasi nga, pinersa ng arbiter na sige, pumayag ka na, kaysa naman wala. So, yan po ba'y maasahan ko na hindi na mangyari ngayon under your watch, sir? Doon po sa usapin na kung saan walang transparency, siguro nais ko rin pong ipaliwanag na ang Department of Labor and Employment po ay dumadaan din sa proseso, subalit dapat na walang kinikilingan po ang Department of Labor and Employment. Ano pong proseso yun, sir? I don't think magbanggit tayo ng proseso rito. Proseso, yes, mag-uusap yung tatlo. Pero dapat, sir, ang proseso, meron dapat katabi, represent somebody representing the worker. Ang nangyari, sir, kadalasan kapag nagkikipag-usap po yung worker sa arbiter at inireklamo yung kumpanya, wala po siyang representation. Ayaw pong magpapasok na arbiter. Kami nga po, reporter na. Hindi ko kami pinapapasok. Bakit? Siguro po, dahil magkakaroon ng lagayan o magkakaroon ng aregluhan, etc. Pasensya na sir, for the word, I'm just being frank. Kaysa naman patago ko sabihin at isarap-arapan ko po sinasabi sa inyo. Hindi naman po kayo kailangan humingi ng paumanhin. Ang nais ko lang pong ipabot, kaya nga po kami naririto upang makinig din ang mga mungkahi na makatutulong po sa amin upang tama ang pagpapatupad po ng mga programa ng department. At malaking pasasalamat po doon sa inyong mga mungkahi na amin po ngayon talagang tatanawin na malaking tulong upang yun pong mga inaasahan ng mga manggagawa na hindi naman po siguro natin pinipinsalang mga namumuhunan dahil alam naman nilang dapat silang magbayad ng tama, magbigay ng benepisyo. Yun po ang direksyon na tatahakin po ng Department of Labor and Employment. Okay, dalawa na lamang po. Meron po ako sinuggest doon sa mga taga-DOLE at sinasabi nila, that's a good idea, Idol. This was the time na ako po i-broadcast pa lamang. Ang aking pong suggestion ay simple lamang. Bakit hindi po maglagay ng karatula sa lahat ng workstation, especially sa mga factory? At doon po sa karatula na yun, nakalagay po yung magkano yung minimum wage doon sa lugar na yun. Magkano po yung computation sa overtime, ano po yung mga karapatan nila, holiday pay, 13-month pay, etc. And then sa baba, nakalagay doon, kapag hindi nag-comply, hindi compliant itong kumpanyang ito, ito yung aming hotline. So that would also serve as a deterrent, especially po doon sa mga galing sa probinsya na dinadala rito, walang kalam-alam, ignorante if you will,
naisahan. Pero kung meron pong ganong klaseng notice, eh baka naman mahihaya yung employer na manloko. So siguro sir, it's about time maglagay po kayo ng karatulang ganon. And then pangalawa sir, siguro sir magkaroon kayo ng MOE between you, BPLO, and bombero. Dahil there were so many instances, nagkaroon po ng sunog sa isang factory na namamatay po yung mga manggagawa. Bakit? Kasi po yung fire exit, binabarahan, kinakandaduhan dahil sinasabi nila baka mag-knockout na po yung manggagawa. Mas mahalaga pa sa kanila yung isang perasong chinelas kaysa sa buhay ng manggagawa. So dapat po yun, sir, kung sabi niyo, regular inspection, na nakikita na yun na yung fire exit ay natatakpan o naharangan, dapat po palaging open ang fire exit. Kung natatakot sila, baka pag nakawan sila manggagawa, eh maglagay lang security guard. Tapos, dahil sa gustong pagtipid, eh nilalagay po sa panganib yung buhay ng manggagawa. Tugan na natatanggapin po namin ang inyong mungkahi sapagkat malaking bagay po na magkaroon ng tamang pagdi-disseminate ng informasyon nang hindi naman po maligaw o malinlang yung mga manggagawa, may kinalaman po sa tamang benepisyo, tamang pasahod para sa kanila. So maraming salamat po doon sa inyong mukahi. Sana sir, last na po Mr. Chair, sana sir, pagbutihin niyo po, not you kasi bago lang kayo, pagbutihin niyo po yung trabaho niyo dyan sa DOLE. Kasi karamihan sir, I'm sorry ha, tamad eh. Tamad po, karamihan. Bakit? Kasi sabi nila, kapag hindi ito lang ay sa DOLE, kapag nag-resign itong manggagawa, they're just waiting for the manggagawa to resign para sasaluin po ng NLRC. At isa pa ito, mamaya, meron kang metama kayo sa akin na NLRC. Pagdating sa NLRC, abutin po ng siyam-siyam yung kaso. And there were times na nababaliktad po yung manggagawa. And meron po akong kaso na kung saan yung manggagawa na siya na ngayon na api, eh pagdating sa bandang huli, siya pa yung na-libel, siya pang nakulong at tinubos ko po. Bakit? Eh kasi nalagyan po. Again, sorry, nalagyan kung sino yung arbiter na yon sa NLRC. Akalain mo siya na nga yung hindi nabibigyan ng minimum wage, may mga dokumento siya and all, patunay na siya ay inapi, and then bandang huli, siya pa yung nakulong kasi nagsisinungaling daw siya. So nung makita ko yung mga dokumento na talagang tamang sumbong niya, eh talagang I raised hell. At napahiya po yung DOLE, napahiya po yung LRC, kasi ako po yung nagpiyansa doon sa manggagawa. Sana sir, itong mga ganito, huwag na mangyari. Kayo dyan sa LRC, baka pwedeng linis-linisin nyo na po yung mga fiction nyo dyan. Kasi one of these days, I'll gonna go there incognito. Magsama po ako ng makasama ko. Kapag nahuli ko po na meron kayong fixer dyan, magkakahiyaan tayo, mapapahiya kayo sa akin. Trust me, okay? Senator Rafi, the chairman of the NLRC is present right now. Okay. Maybe he can share his insights. Mr. NLRC. Chairman Rugrales, can you please respond? Sir, una, ang problema ko po dyan sa inyo, fixer. Dahil nyo pa pong LTO, ang dami po mga fixer dyan. Okay? Wag nyo yung sabihin wala dahil mapapaya kayo sa akin pag sinabi nyo wala. Number two, sir, dapat sir, bilis-bilisan nyo po yung pagtrabaho nyo dyan. Kasi ang nangyayari, meron pong reklamo, halimbawa yung isang manggagawa, abutin po ng siyam-siyam. By the time na natapos na yung kaso, nanalo na po yung manggagawa, kuminsan, eh inilipat na po yung pangalan sa ibang kumpanya. Ito pa po masama. Ito po nakakainit talaga ng dugo. Dahil, pag nanalo na nga yung magagawa, ang sasabihin ng sheriff, ito, panalo nga tayo, ikaw bata, maghanap ka ng property nung iyong dating amo. Akalain mo, trabaho nila yun. Bakit nila utusan yung manggagawa na para maghanap, pumunta sa banko, pumunta sa LTO, maghanap ng properties na pwedeng mag-garnish ng NLRC. Napakatamad po na hindi man na, pero mga sheriff niyo po, napakatamad. Saksakan ng tamad. Yun lang po. Dapat po, sir, yan ang baguhin nyo, sir. Kasi ngayon po, nandito na po ako sa Senado, ipinangako ko ito noon nung ako broadcaster, hindi na po mangyari yan kapag ako po nasa Senado na. And I'll make sure, lahat po kayo, mapapaya sa akin kapag hindi nyo po ginawa ang trabaho nyo. I'm sorry. I'm very sorry. Ganito po ako magsalita kasi po, naipon-ipon na po itong sama ko na loob for 20 years hanggang ngayon, naging senador ako, yun pa rin po yung parang SOP. Even while we speak, marami po nakapila dyan ngayon sa programa ko at ang reklamo, labor, NLRC, labor, NLRC. Wala nang katapusan. Sana po, under your watch, you guys, kayong dalawa, Secretary Nagwesma at Administrator Nograles, eh sana po, baguhin nyo na po, yung Chairman Nograles, baguhin nyo na po yung sistema. Nang sa gayon, hindi na po tayo kailangan pang magkahiyaan, hindi na po tayo kailangan pang mag-away. Pwede naman itong mag-usapan, pero pag-usap natin, transparent. Okay? Yun lang po. Salamat po sa inyo dalawa. Unless kung gusto kong sumagot. Before Mr. that, I'd like to acknowledge the presence of Senator De La Rosa. Good afternoon, sir. Chairman Nograles, do you want to respond? Totoo ba may fixer sa NLRC?
Thank you very much, Chairman of the committee and the members who are present. Magandang hapon sa inyo lahat. With respect to the fixtures, yes, there's napakahirap po ni ano yung natin ang fixtures. That's why meron na kaming rule na kung hindi a lawyer, hindi pwede sumama doon sa mandatory conference. Ano. So, but meron kasing mga iba na sinasabi ho nila consultant sila. Ano. So, ang aming ano is kung consultant kayo, mag-antay na lang kayo sa labas. And then, kung may tatanungin yung manggagawa o pwedeng mag-call ng recess para makakonsulta. But hindi o sila pwede magsali sa mandatory conference because he is not a lawyer. Okay. No? So, okay. Now, Chairman, bakit po yung kaso umaabot ng 1 year, 2 years, 3 years, meron pang 5 years? Ano yung pinapatagal kasi nagtatawaran sa arigluhan? Well, probably... Your Honor, bago may dugtong ko, Chairman, sorry ha, mainit ang ulo ko ngayon dahil nalala ko naman yung mga pang-api sa ating mga gagawa. Kung ako nga po, kaya kong solvein eh. Promise, meron ako mga kaso, 1 week na susolve ko po. Pinapresa ko yung DOLE para solvein yung problema. Kinakaladkad ko po sa DOLE, yung pong employer, napapapayag ko po yung employer. Bakit kayo, kung kaya ko ng 1 week, bakit kayo inaabot ng 1 year, 2 years, up to 5 years pa? What the heck? Ano pong nangyari? Well, Your Honor, probably... Not you, siguro dahil bago ka lang. Di ba, sir? No, I've been there for quite a long time already. 6 years ka na. Oh! How long have you been in the NRC, Chairman? More than 6 years, right? 6 years ka na. No, more. More pa, sir. Ilang taon na, Chairman? I assume 2006, Your Honor. So you've been there for 16 years? Yes, Your Honor. Baka 16? Pwede makita yung ano mo, Sal N, sir. Again, the Sal N, sir, is posted sa... website namin. Sige po. So, Chairman, wag na po natin paratingin ng 1 year. Please, ako po, hindi sa pagmamayabang. Ayan po, nasa YouTube channel ko po. Kaya ko po, meron pa nga po, 2 days lang, nasusolve ko po eh. Ang gagawin ko, tatawagan ko po yung amot, tapos papuntahin ko niya sa DOLE, kami mag-referee. In some cases, kami po mismo, magtatawag kami sa BPLO, tawag kami sa BR. Lahat ng ensya ng government, ini-involve po namin para mapabilis po yung proseso. 2 days, 3 days. Nasusolve ko. Bakit kayo 3 years? Well, may I respond, sir? Yes, sir. Well, right now, our record show that for labor arbiters, ang aming period to decide is 9 months. No, that is because we have a process. Ano po yung process, sir? Pwede ba natin paiksiin? Bakit 9 months? Kasi, sir, makinig kayo, there are so many instances na yung pong manggagawa, hindi na po makapag-antay. Siyempre, alam nga ba naman, nakatunga nga lang sila dyan, sir, eh, maghanap sila ng trabaho. Once nakapaghanap na sila ng trabaho, nakapag-abroad na o nakapunta na sa probinsya, napapabayaan na. Kaya ito talaga yung problema dito na sinasadyaan yung pahabain na sa kayo hanggang sa magsawa na po yung manggagawa, magsusurrender na, and then sino magbe-benefits pag nagsurrender manggagawa? At magbe-benefit yung kumpanya at magbe-benefit dito, eh yung mga taga-NRC. Your Honor, we are constantly reviewing our procedure to hasten the case. But there are a lot of hindrances. Take for example... Ano po yung hindrance, sir? Take for example, the issuance or the service of summons, Your Honor. Sir, so, one summon o pag... Siguro, one summon, after that, ang susunod na summon, after 3 months, another summon. Dapat, sir, first summon, okay, pag hindi pumunta, bigyan mo lang po ng 1 week. Another summon, second week, another summon. 1 week, 1 week. So, in less than a month, dapat natapos na yung tatlong summon. So, what happens kung tatlong summon di po pumunta? The problem, sir, is the service. Minsan, hindi talaga nasa-serve, ano? O, bakit di po nasa-serve? Ang dami-dami niyo pong mga sheriff. No, sir, the sheriff is not the one serving the summons. We have bailiffs and we have the postal service. Sir, kaya pala, bakit nyo gamitin postal? Di gamitin nyo po yung mga tao nyo. Yes, the bailiffs are there, sir. But kasi sir, may mga pagkakataon, dyan na nga nagkakaroon ng problema eh. Okay, unang summon papadala. Pag nagreklamo yung complainant, yung manggagawa, 1 month after papadala yung summon, doon pa lang agad, nakita ko na yung problema eh. So pag pinadala ng summon, after 2 months pa, ang susunod na summon, yung pag-issue second summon after 2 months, another summon after 3 months. So, doon pa lang po sa summon, umaabot na po halos isang taon.
kayo ba parang nanloloko lang, naglulokohan lang po tayo? That's the problem, sir. That's why we are now toying on the idea, if possible, the complainant will now be deputized to serve the summons, but we're still studying the... No, sir, hindi niyo po utusan yung complainant na mag-serve ng summon. Hindi po, kasi yung complainant, baka mamaya, pabugbog pa yun, baka mamaya, saktan pa. Kayo po, na taga-NLRC, na dapat talagang mag-issue ng summon. Eh, meron po kayong mandato para dyan, meron po kayong resources at sweldo para dyan. Bakit niyo utusan yung manggagawa? Yan nga tayo nagkakaproblema, sir. Eh. Kapag nanalo na yung manggagawa, utusan yung manggagawa para maghanap ng bank account nung may-ari, magpunta sa LTO para mag-check ng mga sasakyan. Natrabaho niyo naman po yan kung tutuusin, hindi po ba? Tama ba ako? Tama po ako. Well, with respect to execution, Your Honor, we have a standing order for the sheriffs to immediately garnish all bank accounts. That's why... Sir, magagarnish ka kayo. Kaso ang nangyari, ang inutusan nyo, bago kayo makapagarnish, yung pong manggagawa para maghanap po. No, Your Honor. That's not true, Your Honor. Sir, marami akong ebidensya. Marami akong mapupunta sa akin mga security guard na bumabalik. The only aspect wherein we request the complainant to help us in the execution, if after garnishment, after levy, and after levy on personal and real properties, there are no properties. Oo nga, sir. Dapat, sir. That's why we... Dapat, sir, ang mag-initiate niyan kayo. Okay. So anyway, I'm taking too much of your time. Yes, Your Honor. Last na lang, sir. Paiksin nyo lang po yung proseso, pwede? Please lang. Yes, Your Honor. We'll parang awa, nagmamakaawa na po ako sa inyo. Please lang. Yes, huwag nyo pong one year. Gawin nyo pong one month. Pwede? Yes, Your Honor. But before... Kasi nga po, kung nagagawa ko po in one week, siguro naman po kayo, kaya nyo siguro ng one month. Pwede? Well, we'll do our best, Your Honor. We'll do our best. Sige po. Because we also have... Pero naiintindihan nyo po, sir, ha? Kasi pag pinapahaba nyo po, sir, yung mga manggagawa, nagsasawa na, napapagod na, nagkakaroon trabaho sa abroad o dili kaya pupunta ng probinsya, na napapaliwala na po yung reklamo. This is to the benefit of the person or the company being complained. Am I right, sir? Yes, Your Honor. Thank you, sir. Yun lang po. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Rafi. Senator Nancy. Thank you, Mr. Chairman. Hindi. Mr. Nagrales, tanong ko lang po, is there a need to amend or create a law to streamline the process? Kasi alam naman ho natin, technically, parang quasi-legal ho kayo, di ba? Yes, Your Honor. So kasama ho dun sa proseso yung pagbibigay ng oras for both parties to answer. Yes, Your Honor. Is there a need to amend something? Yung kunyari, yung time frame po, kailangan ba ng batas para mabawasan? We are trying our best, Your Honor. But again, we have certain procedures to comply with due process. That's why it's part of our rules that position papers be filed. And after that, if they're given 10 days to file their respective reply, then in that case, the case is now submitted for resolution. Pwede mo bang bawasan yung 10 days? With respect to, yes, we can do that, Your Honor. But I do not know if, but that is the procedure long before, Your Honor. We'll study it, Your Honor. Sige pa. Baka maganda nga akong pag-aralan kasi, yes, minsan ba diba yung, dun sa tawag na due process, minsan dun din napapahaba yung proseso, diba? So siguro, maybe that is something, para nga hindi mapahaba yung proseso pag may mga ganitong kaso. Yes, Your Honor. We are constantly reviewing our procedure to shorten as much as possible without any violation of due process. Because once the due process is violated, the decision becomes null and void and it will be circuitous. But rest assured that we are constantly reviewing. In fact, we have a committee now that is now looking at the possible amendments of our rules to shorten it, Your Honor. Okay, and can you just submit to the committee parang a time, parang data nyo
kung aging ng mga kaso pending before your office? Again, Your Honor, please. Can you just submit to the committee po yung parang aging process ng mga arbitration cases pending in your office? Yes, Your Honor, we do the aging. In fact, we have a minimum level of performance and the labor arbiters are monitored accordingly, Your Honor. Sige po. And then, aside from that, siguro pakidagdag na din sa data, yung isang arbiter niyo ba, ilang kaso yung kinahawakan niya? Kasi baka it's also a problem of personnel. Usually, Your Honor, the minimum level of performance is 27 cases per month, no? And that's doable. And hopefully we can add more labor arbiters in the arbitration branches so that the number of cases that each arbiter will receive will be lesser. So at the moment, yung arbiter nyo, 27, minimum of 27 ang hawak na yun? Yes, Your Honor, minimum of 27 based on the inflow of our cases. And it's an average of 27. What would be the ideal number? Well, 27 is ideal, but if we can lower the received cases, we are receiving around 35,000 cases, Your Honor. And sometimes talagang masyado marami. That's why medyo nahihirapan rin ang labor arbiters. But we are doing our best. That's why right now, ang sabi ko nga sa kanila is 9 months na pinakamahaba. But in accordance with our records, Your Honor, within 3 months, kalahati na didesisyon na ng labor arbiters, 54%, no? And sa 9-month period is 91%, no? So it's only around 9% na over 9 months. In the commission level, Your Honor, the 3-month period is 82%, we have decided. Whereas for the 6 month period, it's 97%, leaving only 3%. So probably, baka yung nagreklamo, ito yung mga naiiwan na hindi. But we'll look into this, that we'll hasten the decision or resolution of cases. Thank you. Isa na lang, Mr. Chairman. Kay Secretary Laguespal, unang-una, congratulations po sa inyong appointment. I think just the other day, lumabas po yung numbers na our unemployment numbers went down, tama po ba, compared to last month. I mean, minimal, but still it went down. Tama po ba? But yung underemployment naman ho, yung parang tumaas. Medyo bumaba po itong huling survey ng July, PSA. Subalit nabanggit ko pa nga po kanina, ang challenge po sa Department of Labor and Employment, yung quality of jobs. Kasi po, yung karamihan nakikita namin, lower paid, lower skilled. Kaya nga po, nagpapasalamat po kami na in a matter of time, yung pong Technical Education Skills Development Authority, malilink na po muli sa Department of Labor and Employment. Sapagkat tumatanaw po kami dun sa sitwasyon na dapat magkatulong, habang tumutulong po tayo sa mga manggagawa, dapat i-skill po din natin sila. Dagdagan natin ang kasanayan para po yung kanilang employability tumaas po. Makagraduate po sila dun sa mga lower skilled saka lower paid na mga trabaho. Ano ba yung sektor na nakikita nyo na malaki yung opportunity to provide more jobs? Yung pong isang batay po dun sa aming dialogo at konsultasyon sa mga different business groups, ang medyo maliwanag po na meron talagang malaking potensyal, bukod po sa turismo, kung meron pong pagluluwag ng mga restriction, yung pong IT at saka business process outsourcing sector. Doon po sa aming pakikipag-ugnayan sa kanilang organisasyon, meron po silang binanggit na humigit kumulang mga isang milyong trabaho po malilikha in a period of time, hindi po naman next year. No? Meron po silang projections. At ang aming pong tingin, para mangyari yon, dapat po maging handa ang mga manggagawa namin doon sa mga emerging jobs na nakikita nito pong ating IT and business process outsourcing sector. In fact po, anong nakaraang Biyernes, meron po kaming pagpupulong para po yung revised implementing rules and regulations para po sa tinatawag nating Telecommuting Act. Medyo malinaw po natin para yung work from home arrangement, wala po sigurong pagka
hinto o pagkabalam dahil yan po yan talagang gumagalaw ngayon sa globally, naghahanap ng mga manggagawa na kung nasa saan man po sila. So, yun po kasama ang ating pong construction, sector pa rin na pwede pong magdulot ng karagdagang hanap buhay. At siyempre po, yung sa agrikultura, agro-fisheries area, at gusto po namin sana makakita rin ng pagsipa ang employment sa manufacturing sector kasi nandyan po yung mga mas matagal, yung tinatawag po natin na remunerative, full-time, at saka more secure jobs. And siguro, Secretary, at the moment po ba, may binubuo ba kayong parang convergence between CHED, DepEd, and TESDA? Kasi parang nangyayari din po yung baka may pagkukulang dun sa job matching. So meron po bang ganung, kumbaga, hindi ko alam kung task force yan or some kind of agency or grupo na kung saan-saan kayo kasama ng ibang secretaries or si Chairman Popoy, eh may ganung kumbaga regular meeting para tama yung napoproduce nating kumbaga mga estudyante dun sa pangangailangan ng labor sector. Meron po, Mr. Chair, Honorable Members of the Committee. Sa katunayan po, merong batas na napasa noong 2018, yung pong institutionalizing the Philippine Qualification Framework. Meron pong mga provision diyan na nagsasabing dapat matatag ang isang National Coordinating Council. Pinangungunahan po yan ng Department of Education. Ang chairperson po ay ang ating pangkasalukuyang Vice President. Andyan po yung CHED, andyan po yung TESDA, PRC, at saka DOLE po kasama dito sa grupo na ito. At ito po ay kinreate na upang matignan po yung mga pangangailangan. Dapat pong paghahanda sa pagsisimula pa lang po ng pag-aaral, pag-edukasyon natin sa mga kabataan. Kasi sabi nga po ng isa sa ating mga paboritong bayani, ang kabataan po ang pag-asa ng ating bayan. Kaya dapat po nating gabayan at maihanda sila ang maging talagang employable pagkatapos ng pag-aaral at yung access po nila sa mga trabaho, i-facilitate po natin sa Department of Labor and Employment, katulong po yung mga nabanggit ninyo ng mga ahensya ng pamahalaan. Okay, thank you, Secretary. Thank you, Mr. Chairman. Dagdagan ko lang po yung inyong katanungan kay Chairman Nograles. Bagamat ang NLRC po ay naka-attach sa Department of Labor and Employment, labang sa policy and program formulation, tinatanong po namin na kami bahagi para ma-streamline, ma-simplify ang proseso. Kasi pag may reklamo po sa NLRC, tinatamaan din po ang DOLE. Nabanggit nga po kayo kanina ni Vice Chairperson na Rapi Tulpo, Senator Tulpo. Dapat nagtutulong-tulong yan eh. Kasi kung masyadong matagal ang pag-de-decision sa mga kaso, yung pong simplification ng proseso, no? Bagamat nakalagay sa batas, pwede ka naman pong mag-amend ng mga regulasyon. At saka siguro, ang isang nakikita po namin diyan, yung pagbibigay doon sa sunod-sunod minsan na motion for extension, dapat po siguro tingnan natin na medyo mapabilis ang proseso at dahil ang haba ho ng nilalakaran yan, galing po sa labor arbiter, galing sa NLRC, sa commission, pupunta sa Court of Appeals, pupunta sa Supreme Court. Kaya tama po yung sinasabi ni Senator Rapi Tulpo po na medyo mahaba ang proseso, pero tinitignan po at ginagawa na po ng NLRC na paiksiin yung panahon ng pagdidesisyon, yung nabanggit po niya kanina na aging ng cases. Sinusubaybayan po ng mataman yon ng komisyon nang sa ganun makatupad po sila dun sa kanilang layunin na makapag-deliver ng social justice expeditiously. Maraming salamat po. Thank you. Thank you, Senator Binay. I'd like to acknowledge the presence of Senator Alan Peter Cayetano. Chairman Nograles, only one question. Wala bang term limit ang chairman ng NLRC? Up to age of 65, Your Honor. Age of 65? Yes, Your Honor. So ilan taon ka na? 64, Your Honor. Ah, 1 year ka na lang? Yes, Your Honor. Okay. Kanina, may mga tinatanong si Senator Rafi tungkol doon sa mga kaso na tumatagal hanggang umabot ng 5 taon. Am I correct? Well, we do not have cases that pending right now that is more than 5 years. Probably, umakyat to sa Court of Appeals. Pinakamatagal? Ano yung pinakamatagal? Ang pinakamatagal namin is, as I have stated, mga
14 months, Your Honor. 14 to 15 months ang pinakamatagal. I do not have the record now. So, 1.5 years ang pinakamatagal? Yes, Your Honor. But most of this, Your Honor, is natatapos namin less than a year. Kasi, daig niyo pa Supreme Court. Kasi Supreme Court, meron yatang circular or memorandum na, inaatasan lahat ng mga mababang korte to dispose all of the cases within within 90 days. If my memory serves me right, kayo umabot ng 1 year, more than a year. Well, that involves the arbitration. Can you dispose it within 3 months? Sa commission level, yes, Your Honor, but pwede. Because of the sheer number of cases also, Your Honor. Kailan ang backlog ninyo? Actually, with a few only, Your Honor. It's not much. Not much. Yes, Your Honor. Pero sapat naman yung mga labor arbiters ninyo, et cetera, et cetera. As of now, yeah, Your Honor. As of now, Your Honor. Hindi na kailang magdagdag. Kasi during my time, I passed a law para madagdagan yung mga labor, para ma-increase yung mga labor arbiters ninyo. Yes, Your Honor. That will be a welcome. If your memory serves, you're right. That would be very welcome for us, Your Honor, because that will lower the cases handled by each labor arbiter, and that would mean a faster resolution of cases, Your Honor. Baka pwede naman bilisan niyo yung pag-dispose ng mga kaso sa NLRC. Yes, Your Honor. We'll do that, Your Honor. Thank you. Senator Bato, you have any questions? Thank you, Mr. Chairman. Just follow up doon sa sinabi, yung na-raise na issue ni Senator Tolpo kanina, sa NLRC. Sir, andito lang kami para tulungan kayo to be efficient in your job. Kung anong may tulong namin, magbigay ka lang ng proposal sa amin para gagawa namin ng paraan kung anong may tulong namin. Basta in the end, ang gusto natin ay satisfied yung Pilipino. Kasi based doon sa sinasabi mo kanina na figures, yung mga statistics na binasa mo, it seems that your office is very efficient in your job. But reality is, meron pa rin nagreklamo dito sa programa ni Senator Tolpo. So I advise you to not to sit on your laurels. Kung anong kagano kayo kagaling ngayon, pagalingan pa ninyo para walang magreklamo. Yun lang po. Just tell us kung ano may tulong namin para makatulong kami sa inyo. Yun lang, sir. Maraming salamat. Thank you. Thank you, Your Honor. Thank you, Senator De La Rosa. Senator Alan Peter. So, Chairman, more directed sa Department of Labor, pero to Chairman Nograles, please take the offer of Senator Bato for reforms or any legislation. Kasi reforms at batas na yan, baka maging bato pa. So, since nag-o-offer siya, kunin natin yung offer niya. And I know sensitive yung issue whether or not dapat at tama na ang NLRC is under the CA. But I will not, yung decisions nyo are appealable to the CA kasi inabot ko pa yung panahon na hindi siya appealable sa CA, appealable sa Supreme Court. So it probably helped the Supreme Court by declogging or prolonging bago umabot sa kanila. But siguro, and I won't put you on the spot, but I think this committee and maybe the Committee on Justice, our dear chairperson, should review nga na whether the period na hindi under the CA ang NLRC and ngayon na under the CA, saan naging mas favorable sa ating mga manggagawa, no? So, Mr. Chair, just a manifestation sa Committee on Labor and maybe a reaction from the good secretary. Di ba yung biblical principle na we are one body and we are being given gifts by the Holy Spirit, but this is not for yourself, but for the body. And I'm glad that Chairman Tulfo is also here kasi nga magkadikit talaga yung local labor at saka yung OFWs, kaya tag team ngayon yung the better one. Tinaong ko talaga na umiinom si Chairman Jinggoy Estrada and si Senator Rafi. So, yung una ko pong point, sa Constitution actually, it doesn't talk about a
minimum wage. It actually talks about a living wage. And until umabot tayo sa living wage, talagang yung malnutrition, education, etc. But it seems like an impossible dream or a Don Quixote task. Kasi dun lang nga sa minimum wage, ang daming problema at ang daming economic implications. But it's always refreshing pag start ng administration, di ba? And like Secretary Diok, no, love is sweeter the second or third time around. And I'm sure with so much wisdom and hindsight, the good secretary has his ideas now. In fact, some of it I saw, it's a TV interview mo. So may I just put that on your table, no, that whether it's a 5-year plan, a 10-year plan, or a 20-year plan, pero kailan po kaya na ang Pilipino magkakaroon ng matutupad yung pangarap na hindi lang minimum wage, but to actually have a living wage. No? Oh. My second point is, meron very subtle na discrimination sa Pilipino, and maybe this one should be done with the Labor Committee and the Department of Labor and the Department of Education. So kung yung ibang bansa, medyo racial yung discrimination or kaya ngayon dun sa sex, di ba, yung pagkababaihan, do not get the same opportunity ng mga kalalakihan, or kung katulad ngayon, kung may discrimination pa sa religion, sa mga kapatid natin Muslim, or sa mga LGBT, no? But napansin nyo po, let's say in Europe or the US, pag nag-restaurant ka, nagpakuha kang kape, sinabi mo sa waiter o waitress, thank you, sino ka? Sasagutin niya, I'm Alan, sir. Di ba? Or magre-reserve ka sa hotel, tinanong mo, sino ka? Sabihin, I'm Jingoy, sir. Di ba? Sa atin, sumakay ka sa taxi, maganda yung kwentuhan, tinanong mo, sino ka? Sagutin ka sa'yo, taxi driver lang, sir. Di ba? Tapos, o order ka sa restaurant, anong pangalan mo, iha? Waitress lang po. Hindi ko naman tinatanong kung ano trabaho mo, tinatanong ko sino ka, di ba? But this kind of feeling kasi really takes out the feeling na under the law we're all equal. So I also want to put that on your table, di ba? Yung aspiration ng laborers natin, na whether white collar yan or whether blue collar, di ba? Whether work from home, whether nasa opisina, whether may doctorate ka or may masteral or hindi ka nakapag-aral. May feeling naman tayo na under the law, pare-pareho tayong Pilipino at may equality tayo. But again, dear Secretary, I know it's a generational work, no? And maybe sa DepEd pa lang na nararamdaman to. Remember in the last admin, no? Even if I'm very much part of that, diba? May isang DepEd na libro na yung pagdating sa farmers, yung binawang picture, gusgusin, na parang mahirap. So parang sinasabi, pag farmer, necessarily mahirap, no? So, ganun tayo eh. So, I'm focusing on attitudes because pagka gumanda yung attitude, everything else follows eh. Pero pag negative yung attitude, and to my point itself and to compliment lang ng konti the Estrada administration, we had a hearing ng SSS and then nandun yung taga-GSIS. Out of the 40 million members, around 20 million daw are inactive. So, problema din ng labor later on yan kasi nga, pag-retire nila, wala. And although the Secretary of Finance chairs a Social Security Committee, of all the administrations na natandaan nung Vice President, and sabi niya sa akin, ay nakalimutan ko na kung 30 or 35 years na siya nandun, no? Yung Executive Vice President Kapulong, it was only during President Estrada's term, Erap Estrada, na nagkaroon ng Social Security and Protection Cluster Meeting. Meaning, hindi lang GSIS, SSS, at saka yung mga taga-finance, pero every and all agency and NGO reps, etc., that has to do with social protection. So again, I'd like to throw that to you and maybe ask for a convergence. So maybe, for example, pwede tayo mag-pilot sa ilan lugar na yung tupad gamitin din to help some of them na nawalan ng trabaho pero part of it, pambayad niya sa SSS para maging active siya.
O kaya kung nag-retire na siya at yung nga hindi niya napunuan, may tupad siya na gagawin, pero baka pwedeng meron siyang SLP, yung Sustainable Livelihood Program para sa sari-sari store or something, no? So sa dami po ng, if I can use targeted ayuda sa atin budget, AIX, MAIX, SLP, tupad, I think the social protection cluster can come up with some programs that will actually hit two or three birds with one stone, no? So I'll stop there because maraming ang topic at puno ang agenda ng ating chairperson. But just to relate it sa social security, kasi nakita na natin nung pandemic, di ba? Kung sobrang lakas ng ating social security system, and kung ang pension ay sana mas malaki, hindi na sana kailangan ng ayuda. Kaya lang, dahil nga magkano ba nakukuha ng ordinary laborer sa SSS, 3,000, 4,000. So asa pa rin siya sa mga anak or kung konting naipon. I think this is something long-term we can work on. Realistically, maybe to fix it 10, 20 years. Kaya marami sa atin ni nakalimutan na pag naayos. Pero if we don't start now, hindi natin maayos yun eh. So let me stop there and thank you, Mr. Chair, and for any comments, no, and we will have questions naman, and I hope the secretary gets confirmed this Wednesday. Thank you. Thank you, Senator Allen. Senator Rafi, we want to interject some questions. Mr. Chair, thank you. Para kay Chairman Nograles, I wholeheartedly agree with the statement that was given by our honorable colleague, Senator Bato de la Rosa. Kung ano po yung kailangan ninyo, sabihin nyo lang, kung kinakailangan magpatas, pasa ng batas para mapagaan yung trabaho ninyo, mapabuti po yung takbo ng proseso nyo, we will do that. Okay, we will do that. And we're here for you. On the other hand, ang tanong ko lang po, gano'n na kay katagal po sa NLRC, sir? Well, I started in 2003 in Cebu, Your Honor. 2003, so 19 years na po kayo? Yes, Your Honor. Okay. So doon sa 19 years na in-admit naman sa akin kanina na may mga pagkukulang, mahabang proseso, etc. So bakit di kayo lumapit sa mga senador, sa mga congressman para sabihin, oh, mga sir, baka pwede nyo kaming tulungan para mapabilis itong proseso para nang sa gayon, hindi naman magmumukhang kawawa yung ating mga magagawa nagreklamo. Why didn't you do that? Para natulungan ka na sana wala na tayong problema kung yun po'y ginawa nyo. Diba? Kayo po rin may kasalanan, hindi niyo po inilapit. Siguro kung nilapit niyo po doon sa mga senador o congressman yung problema ngayon, eh baka ngayon solve na yung problema, di po ba? Well, we've been asking for some budget, additional budget, Your Honor, like for our computerization para mabilis-bilis ang case tracking namin. But it was not funded even until this okay. year. And hindi, yung sa proseso sa, di ba, nabanggit niyo na mabagal yung proseso kasi postal. So, anyway, ngayon po sir, makakaasa po kayo ng tulong from us. Magpasa po ng batas kung kinakailangan, legislation, para mapabilis po yung proseso. Ano po? However, sana po, kung meron man po may pasang batas at sa DOLE na rin, kuminsan sir, implementation din yan eh. Kahit gaano pa kadaming batas meron tayo patungkol sa ikabubuti po ng ating mga gagawa, pero kung hindi naman po ini-implement, do you agree with me na wala rin po ang mangyari? Tama? So implementation din po yan? Yes, Your Honor. Kasi pag hindi niyo po ini-implement, eh sayang din po yung batas. So again, willing po kami makipagtulungan, lalo na kayo, 19 years na dyan. So dapat po, pagtungtong niyo ng 20 years, sana maging legacy niyo lang po ito. Diba, don't you want that? Na legacy niyo po sa NRC na kayo po nagpabago after 20 years, napabago niyo po yung sistema dyan sa tulong po namin, sa palagay niyo po. Am I right, sir? Yes, Your Honor. Sige po, yun lang po. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you, Your Honor. Thank you, Senator Rafi. Chairman. Gusto ko lamang po pasalamat kay Senator De La Rosa sa kanyang pagpapahayag ng kahandaan na magbigay ng pagtulong. Ganon din po kay Senator Rafi Tulpo upang maisaayos at matugunan po yung mga karaingan na nakarating sa kanilang pansin na nabanggit nga po kanina, yung iba po ay medyo may katagalan bago kumilos, kung hindi man po hindi talaga kumikilos. At gusto ko rin pong ipaabot, bagamat wala na po si Senator
Cayetano ang akin pong pasasalamat sa kanyang mga binitawang pagsasalita at mga mungkahi po na pwede pong maging gabay namin dun sa pagre-repaso namin ng mga umiiral na pulisiya, lalo na po yung nabanggit niya may kinalaman sa minimum wage, sapagkat ang direksyon po namin talaga, sana'y magkaroon po ng katuparan yung living wage na nakalagay sa atin pong saligang batas. At alam po din naman natin na yan po isang proseso at makakatulong po talaga kung ang atin pong mga umiiral na mga hanap buhay o gawain ay madagdagan, sapagkat makakatulong po yon upang biangat ang ating kalagayan po ng mga manggagawa at kanilang pamilya. Okay, maraming salamat po. Mr. Chair, yes, Senator Rafi. Secretary Laguesma, mabuti nga po tayong lahat dito. Lahat, maging cameraman, tayo po ay tumatanggap ng tamang pasahod, dami natin binipisyo. Pero po yung mga manggagawa na pinagsisilbihan po natin, ninyo, lang sa DOLE, marami po sa kanila, halos naghihikaos po, hindi nakakatanggap ng tamang pasweldo. Minimum wage right now is 570. Do you believe na hanggang ngayon meron pa nakakatanggap ng 200, 300? Di ho pa nakakaya ako, naiya ako sarili ko kumisan. I'm getting a lot of perks na marami magandang sweldo ko din sa Senado. And yet, may mga tao down there na nag-hikaos. Nakakaya, di ba? Kayo po, magandang sweldo niyo, malaki sweldo niyo, dami niyo benepisyo. Eh, yung pong pinagsilbihan po natin, yung mga boss natin, kung tawagin, eh sila po yung mga nag-hikaos, sila po yung kinakawawa ng sistema. So sana, sir, ang una niyo pong targetin, hanapin niyo po yung pong mga tao na hindi po nakatanggap ng tamang pasweldo. Ilan po sila? Kasi sabi mo, wala kayong data. Sana po meron na kayong data niya by now. Tukoy niyo po, bigyan ko kayo ng tip, karamihan po sa mga factory, sa mga pagawaan, sa mga patahian. Doon po talaga kinakawawa sila sa mga construction. And sa mga probinsya po, marami po sa kanila hindi nakatanggap ng minimum wage. 200 po. Last week, may pumunta po sa amin. 570 na po ngayon. 250 lang po ang sinisweldo. May kasama pang mura. Di ho ba na ang sakit? Ang sakit po. Ako po everyday hinaharap ko po yung mga taong yun. Nakakalubilo ko po sila. Ewan ko po sa inyo. Ako po araw-araw nakaharap ko sila. Yung sama ng loob nila, yung sakit nila, makikita ko yung umiiyak sila. Naapektuhan po ako. Nahiya po ako sa sarili ko. Siguro po sana, sorry sir, sana ganun din po kayo. Mahiya din po tayo sa ating mga tinatawag na boss. Yung pong mga taong dapat pagsilbihan natin. Sana po sir, malagaan natin sila. Kawawa naman po sila. Matagal na po sila nag-hikaos, matagal na po sila nagsakripisyo. Siguro po, during our watch, magtutulungan po kami. Andito si Senator Jinggoy na alam ko po, malapit ang puso sa mga gagawa. So as my colleagues, Senator Bato, Senator Bongribilla, myself, magtulungan po tayo. Sana po ma-achieve po natin. It's achievable, sir. Nothing is impossible. Ang sa akin lang po siguro, sana sir, for the first few months, mabawasan po natin yung tinatawag na pag-underpay sa mga manggagawa. At isa po doon yung paglagay po ng karatula. Pwede po ba yun, sir? Ma-implement yun? Or do you want us to pass a legislation for that, sir? Or kayo na po kaya niyong gawin yun? Ating makakaya upang matugunan po yung dalawang mungkahi po ninyo, Vice Chairperson. Maraming salamat po sa inyong mga salamat po, po sa aming pong departamento. Salamat po, Secretary Laguesma, sir. Mr. Chair, maraming salamat po. Thank you, Senator Rafi. Since we are only given until 2 o'clock, since this session hall will have to be sanitized in preparation for our session at 3 o'clock, maybe I would like to thank all our resource persons for being present, and to my colleagues here, namely Senator Tulfo, Senator De La Rosa, Senator Padilla, Senator Binay, and Senator Revilla, who is virtually present. I'd like to thank all of you. And since one of my bills, which I have filed, is on the table right now to be discussed, and because of lack of material time, I have to call the technical working group to further discuss the freelancers bill, and we will send the invitations to all the stakeholders. Well, again, thank you very much for gracing my invitation in this organizational meeting. The committee meeting, the organizational meeting is hereby adjourned. Thank you very much.